Capri Alston. Yan ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like, comment, at subscribe. Shoutout nga pala kay James Garzon. Mabuhay ka, tol. Salamat sa pagsuporta sa aking channel. Kumusta mga tol? Nagsimula na nga ang Governor's Cup 2019. At ang unang nagharap nga dyan ay ang Alaska Aces at ang Colombian Jeep na sinundan ng Northport Batang Pier at Rain or Shine. Pero ang ating main topic ay etong si Alston na import ng Colombian Jeep. Ang lupit nito mga tol, kinalabaw ang mga big man ng Aces at walang nagawa. Nanalo nga ang Colombian Jeep kontra Alaska Aces sa score na 117-110 na pinangunahan ng import nila na si Alston na merong 38 points, 22 rebound. At sa rebound na yan, 15 po ang kanyang defensive rebound. Ay dyan nahirapan ang Aces at walang makapigil kay Alston. Kahit na siya ay may height lang na 6'3 mahigit at naglalaro sa posisyon na power forward. Talaga naman dinomina niya ang shaded area. Ang galing kumuha ng rebound at tumiming. Kagaya nito, pagtira ni Perez, sablay. Pero si Alston ay nando doon para kuhanin ang offensive rebound. At walang nagawa si Noy Baclaw. Ayan o, pagkakuha ng bola, isang dribble. O sa salitang kanto, isang sawsaw, konting bangga, easy basket at may kasama pang foul mga tol. Kahit itong si Sanitos ay walang magawa sa kanya, di hamak naman na mas malaki itong si Tos kumpara kay Alston. Sa play na ito, konting bangga kay Sanitos ay nakakakuha na siya ng espasyo. Kaya naman parang andali maka-score netong si Alston mga tol. Sa lapad ba naman ng katawan netong si Alston na kahit parang bahagyang nabangga eh, parang tumatalsik si Tos. Parang si Reggie Johnson na naglaro sa kupunan ng Rain or Shine. Mas matangkad nga lang si Reggie Johnson syempre. Tumitira rin naman siya sa mid-range mga tol. Baka sabihin nyo naman eh puro sa loob. Ito tignan nyo. Sa isang banda, hindi lang siya ang dahilan ng pagkapanalo ng Colombian Jeep. Siyempre, andyan si CJ Perez na umiscore ng 28 points at merong 13 rebounds. At si Glenn Cubuntin na may 16 points. At ang bagong lipat na si Chongson na nagdagdag ng 11 points. Ito na yung hinala ko na magiging problema ng Aces. Unang-una, adjustment ng mga players sa bago nilang head coach. Pangalawa, kumuha pa sila ng import na gwardiya din. Tignan natin kung madali silang makakapag-adjust at makakapag-step up ang mga big man nila, lalo na si Big Manuel. Si Abu Trotter naman ay maganda ang pinakita, pero hindi yan sumapat dahil sa rebound talaga sila tinalo ng Colombian Jeep. Meron pang isang bad news para sa Alaska Aces. Dahil itong si Noy Baclaw ay may nangyari sa kanya na hindi kagandahan. Sana hindi malala mga tol. Pero si Kahilig ay napasigaw nung nakita niya dahil siya ang sumabay dyan. At kung isa kang player, ayaw mong makita yan syempre. Ito panoorin nyo mga tol.